Nagdugo ako sa Japan sa pinakamalamig nitong taglamig. Pero hindi lang niyebe ang dahilan ng malamig na panahon, kundi ang mga alaala ng nakalipas na taon. Isang taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang pinakamalakas na lindol sa Japan. Sa lakas ng magnitude 9.0, 6 na minutong niyalik ang buong Japan. 6 na minutong hindi nila malilimutan. この揺れは本当に初めてで、津波は来るんだろうなとは思ったんですけれども。This is your office? Si Shia Yanagita ay cameraman para sa isang TV station sa Kamaishi City sa Iwate Prefecture, isa sa mga lugar na pinakanaapektuhan ng lindol sa Japan. Nasa loob siya ng kanilang opisina nang mangyari ang lindol. Nang tumigil ang pagyanik, dali-daling tumakbo si Shia patungo sa isang burol. Alam niyang may dilubyo pang kasunod ito. Mabuti na lang dito sa Japan, lahat ng mga bata, lahat ng mga residente, alam nila kung ano ang mga gagawin nila kapag nagkaroon ng earthquake. So, pag nagkaroon ng earthquake, sinasabi ka agad sa kanila, run to the highest place kasi posibleng magkaroon ng tsunami. Ito ang aktwal na kuha ni Shia ilang minuto matapos ang lindol. Kalmado at nagbibiroan pa nga ang ilan. Habang walang patid naman ang pag-iikot ng mga bumbero para higayatin ang mga taong umakyat sa pinakamataas na lugar. Maaari raw kasing may dumating na tsunami pagkatapos ng lindol. Pero hindi pangkaraniwang tsunami ang kanilang nasaksihan. Tsunami ga zhutakuchi made nagarekonde kitemasu. Gahiganteng mga alon ang lumamon sa buong syudad. Umabot ng mahigit 100 talampakan ang mga along dumagundong sa ibang lugar. Marede jinoku o miteru to shika iiyou ga nakute desu ne. Ma 小さい子供たちももう泣き叫んで、もう誰もがこの光景を信じたくなかったっていうのが正直な思いだと思います。 Mismong ina ni Shia, hindi nakaligtas. Naiwan ito sa loob ng kanilang bahay at nilamon ng tsunami. Walang magawa si Shia, kundi ang panoorin na lang sa kanyang camera ang lahat. Koko kara chotto kyori mo atta node, ma yousu o mi ni, ma tsunami, o tsunami keihou ga deta ato 様子を見に行こうかとも考えたんですけども、今それをやってたら自分は死んでた。Habang kinukuna ni Shia ang tsunami, biglang nagsigawan ng mga tao. Isang babae ang naipit sa gitna ng kalsada. Pero wala pang 10 segundo, rumagasa na ang tubig sa loob ng syudad. Nilamo ng lahat, kasama na ang maliit na sasakyan ng babae. Akala ng lahat, namatay na ang babaeng nakilala bilang Mrs. Kikuchi. Pero makalipas ang ilang minuto, isang babae ang natagpuan nila sa taas ng isang building. Buhay si Mrs. Kikuchi. いきなり津波が来たっていうか、車に乗ったらばパッと目の前にこう水が流れてきたので、その後は何って、こう自分でも何がなんだかわからないうちにただただ流されてって、でそのまま車がドーンってぶつかった感じなので、で自分ではもう何が起きてるかわからなかったですね。でそしてるうちも車がこうどんどん沈んでったので、ともかく もうこの車から脱出しなければと思って、どっか出るとこ、車を探して、ちょうど後方がガラスが割れてたから、そこから脱出したんですけど。
Natrap sa loob ng kanyang kotse si Mrs. Kikuchi. Nang mabasag ang salamin nito, nakalabas siya at pinilit na labanan ng alon. Kurima kara dete, po,水面がもう水色になってて、もう完全に沈んだ時にこう上がった時、瓦礫を掴んで、掴んで軽いとこうまた沈むんですよ。ブクブクブクブク沈んで、でまた掴んではこう沈んだ時に、もうあここが生死の分かれ目だなと思って、このままだともう自分は溺れて死んでしまうと思ったので、あダメだと思って頑張んなきゃと思ってこうまた登って掴んだらばちょうど丈夫な瓦礫だったので。Nakaakyat sa pader si Mrs. Kikuchi hanggang nailigtas ang sarili. Himalang maituturing ang nangyari kay Mrs. Kikuchi. Himala dahil aabot sa mahigit 15,000 katao ang namatay noong araw na iyon. Mahigit 300,000 building ang nasira, tinangay ang mga bahay at sasakyan, nilamon ang mga kalsada, maraming syudad ang halos binura sa mapa. Sa ibang bahagi ng Japan, hindi lang lindol at tsunami ang dumagundong, sumiklab din ang sunog at tinupok ang isang buong syudad. Makalipas ang isang taon, ito na ang itsura ng syudad ng Kamaishi. Animoy, kahapon lang nangyari ang tsunami. So itong buong building na ito, umabot hanggang third floor, yung destruction, kita mo yung gano'ng kalakas yung tubig na pumasok dito. Talagang nasira yung mga dingding, lahat ng pader, lahat ng kwarto. At hanggang ngayon, 1 year after the tsunami, hindi na binalikan itong floor na ito ng building nito. Mahigit 1,000 ang namatay sa syudad na ito at ang iilang building na natira, inabandona na. May ilang mga buildings dito na nanatiling nakatayo, hindi natinag. Pero kung makikita ninyo, nilagyan ng X sign ng gobyerno yung mga buildings na ito. Ibig sabihin ng X sign na yan ay condemned itong building na ito at hindi na pwedeng tayuan muli hanggat hindi sila binibigyan ng pahintulot ng gobyerno. Ito namang ito, ang sabi sa atin, isa daw itong dating residential building. May mga taong nakatira daw dito dati. Tingnan naman natin yung loob nito. Grabe! Sirang-sira. Ito, may red flag. Ang sabi dito sa atin, itong red flag daw na ito, ibig sabihin nito, yung first line, yan yung pangalan ng may-ari. Yung nando sa third line, sinasabi dyan na binibigyan nito ng pahintulot ang gobyerno na sirain na ang kanyang lugar kasi hindi na nga ligtas ito. Pero hindi lang mga Hapon ang nakaranas ng dilubyo. Yan yung ano yung unang-unang dating ng tsunami. Malayo pa yan. Nasa ano kami, nasa window nung ano, sa building. Tapos segundo lang siya, ilang seconds lang, ano. Parang sasalpok na sa ay, my gosh, may mga bahay! Ay, oh, my God! Yung school ng anak ko. Ayun ang school ng anak mo? Ito, inaanod siya. Nasaksihan ni Vicky ang paglamo ng tsunami sa kanilang bahay, eskwelahan at lugar ng pinagtatrabahuan. Maswerte siya at nakaakyat sila ng kanyang anak sa bubong ng isang building bago pa man lamunin ng tsunami ang kanilang syudad. Di, sabi ko, bakit Lord? Di ba sabi mo hindi mo na gugunawin ulang mundo? Pero may pag-asa pa rin ako. May pag-asa ka pa rin? Na. Naiiyak ka. Na makakaligtas pa rin kami. Mm-mm. Kasi pagka ganun, wala ka naman makapitan eh. Mm-mm. Siya talaga. Walang nagawa si Vicky noon, kundi ang tumawag sa Panginoon. Sabi ko, sige Lord, kung hanggang dito na lang yung buhay ko, sige, bahala ka na. Mm-mm. At least may kasama ako sa isa sa pamilya ko, yung anak ko. Kasi hiwalay kami ng time na yun eh. Tapos naisip ko rin, kaya lang, Lord, mga bata to, maawa ka naman, sabi ko.
Ligtas mo naman sila. Isama mo na ako. Nang humupa ang alon, akala ni Naviki tapos na ang kalbaryo. Pero hindi pa pala. Yung tangke ng barko, yung mga inaano nila, kinakarga na langis. Nung nagsalpukan yung mga barko, siyempre sumabog. So, dobling trahedya. Actually, tatlo. Tatlo, lindol. Lindol. Tsunami, sunog. Tapos sunog. Parang isang iglap lahat. Lahat ng trahedya pinagsama-sama. Wala ni isang naisalba si Vicky sa kanilang mga kagabitan. Lahat ng pinundar niya ng mahigit 10 taon, inagos ni Lamon. Pero naalala niya ang kwento sa Biblia at alam niyang sa kabila ng lahat, marami pa rin dapat ipagpasalamat. Tapos naisip ko, ay naku, lahat ng bagay talaga pag kinuha ni Lord, wala kang magagawa. Lahat, pahirap lang, pahiram lang talaga ito. Ayoko po maalala. Ayoko maalala yung dati dito. Sama lang po yung loob ko. Kinabukasan, nagtungo kami sa Rikuzen, Takata, isang syudad sa Japan na kilala sa mga resorts, pine trees at restaurants nito. Makalipas ang ilang oras, nagulat ako nang biglang tumigil ang aming sasakyan sa isang bakanting lugar. Narating na raw namin ang Rikuzen, Takata. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Nasaan na ang dating magandang syudad? Napaka-bare kung titingnan mo. It's such a lonely street. Imagine mo na lang, last year, itong kalye na to, magkabilaan, meron diyang mga bahay. Isa itong syudad. Pero ngayon, wala ka na makikita. Dahil malapit sa baybayin ng syudad ng Rikuzen, Takata, madali itong nilamon ng tsunami noong March 11, 2011. Umabot hanggang sa ika-4 na palapag ng mga building ang rumaragas ang tubig. Lahat ng dinaanan nito, winasak, inanod. 23,000 yung population ng Rikuzen, Takata bago nangyari yung earthquake at tsunami noong March 11, 2011. Sa bilang na ito, 1,300 na tao ang namatay dito lamang sa syudad na ito. So lumalabas, 1 out of 20, isa sa bawat 20 tao, namatay. Sa ilalim ng niyebe, paminsan-minsan makakakita ka pa ng alaala ng syudad. Mga sirang sasakyan, inanod na bisikleta, isang shopping mall, ang dating baseball stadium, dating city hall, at mga natuyong bulaklak, alaala ng mga yumao. Lamig dito. Pero nagpapadagdag dun sa lamig yung thought na dati, buhay na buhay itong lugar na to. Pero ngayon, parang na siyang disyerto. Walang katao-tao.
saan ka man lumingon, malamig na katahimikan ang sasalubong sa iyo. Isang disyerto ng niyebe, walang gumagalaw, maliban na lamang sa ilang truck at sasakyan sa tuktok ng isang animoy bundok. Nilapitan ko ang misteryosong lugar. Ang nakikita ninyo dito sa aking likuran, sa unang tingin nakala mo bundok ng basura. Parang Smoky Mountain sa atin sa Maynila, sa Pilipinas. Pero itong bundok na yan, hindi yan bundok ng basura. Yan yung pinagsama-samang mga building, bahay, kotse, anumang natitirang alaala ng Rico Sentakata. Hiniwalay ng gobyerno ng Japan ang mga debris mula sa tsunami sa iba't ibang tumpok. May tumpok para sa bato, meron para sa bakal, plastic at sa iba pa. Para siyang bundok ng mga alaala ng mga taong yumao. Dito may television, may bicycle doon, may isa pa doong bisikleta. Mapapaisip ka tuloy kung sino kaya may-ari ng mga ito. Nakakalungkot isipin na sa isang iglap, ganun karaming tao, ganun karaming buhay ang mawawala. Kung ano-anong tanong ang naglaro sa aking isipan, sino ang may-ari ng mga bagay na ito? May mga Pilipino ba na naapektuhan ng trahedya? Nasaan na ang mga Pilipino ng Rico Sentakata? Tapos ang flight. Isa si Sally Murakami sa mga Pilipinong nakaligtas sa tsunaming sumalanta sa Rico Sentakata. Nagtungo kami sa lote kung saan nakatayo ang dati niyang tirahan. Mahigit 10 taon nilang ipinundar ang kanilang bahay. Ngunit kahit pundasyon nito, walang natira. Nilamon lahat ng dilubyo. Ayoko po maalala. Ayoko maalala yung dati dito. Sama lang po yung dog ko. Kasi ano, naubos lahat. Opo, wala mo nang naitira sa amin. Masakit mong tanggapin. Oo. Na wala nang magawa dyan. Mas malakas yung kalaban namin. Yun lang po, pasalamat kayo. Buhay kami. At least buhay kayo. Opo. Kayo nung anak mo. Buhay po kami lahat. Hanggang ngayon, may trauma pa rin si Sally sa nangyari. Hanggang ngayon kasi, may mga mahihinang aftershocks at lindol pa rin nararamdaman sa Japan. Noon daw, inisip niyang umuwi na lang sa Pilipinas. Pero sa tuwing makikita niya ang maamong mukha ng kanyang asawa, naaalala niya kung paano siyang inalagaan ito noong panahon ng dilubyo. Iuwi ako, kasama ko yung anak ko, yung asawa ko, naiiwan. Hindi ko alam kung saan siya. Ako okay ako sa sitwasyon ko, pero yung asawa ko, hindi ko alam kung anong sitwasyon niya dito. Kung halimbawa man mag-tsunami uli, alam ko na magkasama-sama po kami sa isang lugar. Kaya pinili ko pong mag-stay muna. Yung temporary lang po. Walang bahay, walang trabaho, pinilit ni Sally na bumangon mula sa trahedya kasama ang kanyang pamilya. Mabuti na lang at hindi naman sila pinabayaan ng pamahalaan ng Japan. Binigyan ng temporary housing ang lahat ng mga nasalanta ng lindol at tsunami. Pasensya na po sa bahay namin na. Ay, ito ba ang bahay mo? Opo, ayan. Hindi naman ang itsura namin. So, ito ang kusina? Opo, ito kusina namin. Oo. Tapos, ano? Ito yung hugasan. Okay, tapos... Ayan, may yung ref. Dito na lahat, nakatambak na. Opo. Ito, banyo. Banyo, si Albert, banyo. Masikip, ano? Masikip po. May washing machine doon. So, dabahan na rin siya. Opo, andito na. So, itong kwartong to, parang all around siya. All around po. Kusina, labahan, kainan, wala ka lang pong table. Paano kayo kumakain? Ayun, may maliit pong table doon sa loob. Doon po kami kumakain. Ah.
Prefabricated ang mga bahay. Hindi pa kasi pinahihintulutan ng gobyerno na magtayo ng permanenteng bahay sa ilang lugar hanggat hindi pa nasisiguradong ligtas ito. Bukod sa libreng bahay, regular din silang pinadadalhan ng relief goods. Noong time na yon, sabi ko pa, ano na kaya kami? Wala na yung dating trabaho ko, bahay namin, halos lahat talaga po what's out. Sabi ko, paano kami makakaraos nito sa buhay namin? So, buti naman po yung government, Japanese government. Active po sila sa maganitong sitwasyon na trahedya. Bukod sa bahay, tinulungan rin silang makahanap ng bagong trabaho. Nagtatrabaho ngayon sa isang meat factory si Sally. Ang ibang Pilipino naman, kinuha ng gobyerno ng Japan sa recycling project nito. Kung matatag yung mga hapon, kailangan matatag din po tayo mga Pilipino. Kailangan po, ipagdasal po natin laging sa Panginoon na bigyan ng lakas loob, ng lakas ng katawan, matinong pag-iisip, hindi patalo po sa anong trahedya. Batid nilang matagal pa bago tuluyang makakabangon sa trahedya ang Japan. Pero hindi sila nawawala ng pag-asa. Naubos man ang lahat ng pinaghirapan nila, posibleng bumuo ng mga bagong alaala. Usoy, lamuto ko. Diwaw pa, lamuto pa. Mga relief goods to galing dun sa mga NGO sa Japan. Kahit na 1 year na after the tsunami, patuloy pa rin silang tumutulong kasi this is the first winter after the tragedy. Nakapanlulumong tingnan ng Rikuzen Takata ngayon. Halos wala nang natira sa dating tanyag na syudad sa Iwate, Japan. Bago kulisanin ang lugar, isang imahe ang nakatawag sa akin ng pansin. Sa gitna ng bundok ng basura at sirasirang kagamitan, isang puno ang matatanaw. Ang Rikuzen Takata ay isang coastal community kung kaya isa ito sa mga pinakasinalanta ng tsunami dito sa Iwate Prefecture. Yung nakikita niyo sa aking likuran, yan yung dagat, yan yung ocean. Ngayon, napakakalmado. Pero March 11, 2011, last year, umabot ng mahigit 45 feet ang taas ng alon dito, katumbas ng isang 4-story building. Dati-rati raw, maraming mga pine trees dito sa Rikuzen Takata, mga 70,000 na mga puno. Pero ngayon, isang puno na lang, isang pine tree na lang ang naiwan dito sa Rikuzen Takata. At ito ang kinakapitan ngayon ng mga taga rito ng pag-asa, simbolo. Nagkaroon man ng dilubyo ng panahon, posible pa rin ang pagbangon. Masakit man sa mga taga-Japan ang nangyaring trahedya, binibigyan sila ng lakas ng nag-iisang punong ito. Nukas kara ko, Nihonjin te, ko, katoeba, nantite ko, wakannai desu ko, shinbou tsuyokattari, ganbattari, ko, nintai, to ka ne, iroiro aru node, こう 言われてるので だから まあ 頑張れると思います Kung anong tatag ng mga Hapon, siya namang tiyaga at tatag din ng mga Pilipino. Ito ang nakita ko sa isang pagtitipon ng mga Pilipino sa Japan kamakailan.
Marahil dahil sanay na rin tayo sa mga kalamidad, kaya anumang hirap ang pinagdaraanan, nakukuha pa nating ngumiti at magpasalamat. At kung dati watak-watak sila, ngayon pagkatapos ng tsunami, tumibay ang kanilang pagsasama. Sa tuwing kailan kayo nagre-record? Once a month. Dalawang Pilipina ang nagtayo ng radio program para maabot ang mga kapwa nila Pilipino sa Japan. 5, 4. Minasan, konnichiwa. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ivy ng Kasinoma Filipino Community Broadcasting. Sa pamamagitan ng kanilang radio program, mas napapadali ang bayanihan. Nung araw na iyon, dumating din ang isang truck ng relief goods mula sa mga Hapon. Wala kasing ibang trabaho. Ito yung unang winter na after ng tsunami. So, may mga ibang kulang pa na mga kagamitan. So, yun yung kailangan na pinoprovide nila. Since wala nga trabaho, yung iba talaga hindi makabili ng mga gamit. So, tuloy-tuloy. They still take care of you. Mga relief goods to galing dun sa mga NGOs sa Japan. Kahit na 1 year na after the tsunami, patuloy pa rin silang tumutulong kasi this is the first winter after the tragedy. So maraming mga stuff na wala pa rin yung mga tao. So patuloy yung pagtulong nila sa mga biktima. Napuno ng tawanan at masasayang kwentuhan ang buong silid. Sa gitna ng kanilang mga ngiti, bahagya kong nakalimutan ang lamig at lungkot ng mga syudad na sinira ng lindol. Sa naturang pagtitipon, nakita kong muli si Shia Yanagita, ang kameraman na labis na naapektuhan ng nagdaang tsunami. Yari, kungkay no shinsai de usinatta mono mo ooy desu keredomo, yari ano, ke ni ireta mono mo いろんなものが言葉に表せないぐらいいっぱいあるので、この地域はみんなで良くなると思います。 Nakita ko rin si Sally, ang Pilipinang nawala ng bahay dahil sa tsunami. Malayo man siya sa Pilipinas, sapat na raw ang inspirasyon ng pamilya para siya ay bumangon muli. Sa buhay na walang handa, bukod sa pamilya at kaibigan, may isa pa silang kinakapitan, ang pananalig sa Panginoon na nagbubuklod at nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang paglindol talaga. May mga lindol-lindol pa. So, makaraos kami sa mga lahat ng trauma na dinanas namin. Makakabangon? Na sana makabangon. At alam ko makakabangon sa tulong. Andiyan siya na tumutulong talaga. Kumikilos. Ba't ka naiiyak? Kasi nararamdaman mo na gumalaw siya sa amin. Ang Panginoon? Paano gumalaw? Kasi nga, nagkaisa kami na sa hirap ng buhay namin ngayon, nakakaraos kami na tinutulungan niya kami. Sa labas ng pagtitipon, unti-unti nang ginagawa ang ilang building at kalsada. Inilayo na nila ito sa dagat para mas ligtas. Sa gitna man ng malamig na niyebe, patuloy ang pagtatrabaho. May mga sandbags na rin na nakalinya sa halos lahat ng highway at kalsada. Ito'y bilang paghahanda sakaling may dumating muling tsunami. At sa bawat kanto, ilang bandera ang makikita mo.
Tinanong ko sa ilang Hapon kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat dito. Ang sabi raw nito, hindi ako magpapatalo. Magkaisa, babangon tayong muli. Isang iglap lang kinuha ni Lord. Binawi lang. Kaya lahat ng bagay dito, pahiram lang talaga yan. Nagtungo ako sa Japan sa pinakamalamig nitong taglamig. Saan ka man bumaling, ramdam mo ang lungkot at lamig ng trahedya. Pero minsan nang naisulat, hanggat naririto't buo ang daigdig, tagtanim at tagani ay palaging sasapit. May panahon para sa tag-araw. May panahon ng tag-init. At gaano man kahaba ang gabi, laging may umagang sisili. Isang iglap lang kinuha ni Lord. Binawi lang. Kaya lahat ng bagay dito, pahiram lang talaga yan. Kung dati man mapagbigay na ako, ngayon, halos binibigay ko na sa kanila lahat. Kasi ganun yun eh. Ipunin mo man siya, kukunin din ni Lord yan kung ano. Kasi pahiram lang yan eh. Kaya, kung anumang blessing meron ka, i-share mo na lang. Diba? Basa natin ngayon ay... Sa kabila ng lahat, marami pa rin daw dapat ipagpasalamat. Maubos man ang lahat ng pinundar nila, hindi matitinag ang pamilya. Marami mang buhay ang nawala, lalo namang tumatag ang pagkakaisa. Matumba man ang lahat ng gusali, posibleng magsimulang muli. Nang lisanin ko ang Japan, nagsisimula ng matunaw ang yelo, hudyat ng muling pagsibol ng buhay. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.